Buhay at Musika Channel. Pag-ibig sa kabila ng dilim. Ang paglalakbay ni Rosa at Carlos sa paglipas ng panahon. Dear BM Channel, ako po si Rosa. At sa mahabang panahon, naging bahagi ng aking buhay ang pagiging isang aswang. Gusto ko pong ibahagi ang aking kwento sa inyo. Ang kwento ng pagmamahal na kahit sa kabila ng sumpa ay nagpatuloy at nanatili sa paglipas ng mga taon. Nagsimula ang lahat nang ako'y bata pa. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok. Masaya ang aking buhay noon hanggang isang gabi. Dumating ang mangkukulam na magbabago ng aking kapalaran. Wala akong kalaban-laban sa kanyang kapangyarihan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa kakahuyan, bigla niya akong pinuntahan at isinumpa. Simula ngayon, anya, ikaw ay magiging isang aswang, isang nilalang ng dilim na magtatago sa anino ng gabi. Noong una, hindi ko lubos na maintindihan kung ano ang nangyayari. Akala ko'y isa lamang masamang panaginip. Ngunit, pagdating ng unang gabi ng aking sumpa, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa aking katawan, ang pagnanais na maglakbay sa ilalim ng buwan, ang kakaibang gutom na hindi kayang mapunan ng karaniwang pagkain. Natakot ako. Sinubukan kong itago ang pagbabago sa aking pamilya. Ngunit hindi nagtagal, napansin nilang iba na ako. Ang init ng kanilang yakap at lambing ay naging malamig. At unti-unti, natutunan kong mag-isa. Ang mga taon ng pagiging aswang ay hindi madali. Nabuhay ako sa dilim, lumayo sa mga tao, takot na takot na baka malaman nila ang aking lihim at kamuhian ako. Madalas, sinisisi ko ang aking sarili, nagtatanong kung bakit ako napili ng mangkukulam na iyon. Ano ba ang nagawa kong kasalanan para isumpa ng ganoon kalupit? Dahil sa takot na makasakit ng ibang tao, pinili kong mamuhay ng malayo sa mga baryo, sa tabi ng ilog kung saan ako'y hindi mapapansin. Ngunit, hindi lahat ng gabi ay maituturing kong malungkot. Sa aking pagiging aswang, natutunan kong yakapin ang kalikasan sa paraang hindi nagagawa ng mga karaniwang tao. Ang mga gabi ng liwanag ng buwan ay naging oras ng kalayaan para sa akin. Nakikita ko ang kagandahan ng kagubatan sa paraang hindi nakikita ng iba. Ang tahimik na pag-ikot ng mga bituin, ang mga lihim na ingay ng mga hayop sa dilim, ang malamig na hangin na sumasayaw sa pagitan ng mga puno. Subalit, sa kabila ng kagandahang iyon, nararamdaman ko ang kalungkutan ng pagiging nag-iisa. Isang gabi, habang nakaupo ako
sa tabi ng ilog. Naalala ko pa ang unang pagkakataon na nakita ko si Carlos. Hindi ko akalain sa kabila ng aking pagiging halimaw, may isang tao pa rin ang tatanggap sa akin. Lumapit siya ng walang takot, walang alinlangan sa kanyang mga mata. "Magandang gabi," bati niya sa akin. Ngiting nagliliwanag kahit sa gitna ng dilim. Noon ko unang naramdaman na maaari pala akong mahalin kahit na alam kong may sumpa akong dala. Naging mas malapit kami ni Carlos. Araw-araw, siya'y bumabalik sa ilog upang makipag-usap sa akin. Nagtanong siya tungkol sa aking buhay. Ngunit noong una, pilit kong iniwasan ang mga tanong na maaaring magbunyag ng aking tunay na pagkatao. Ayokong mawala siya. Ayokong matakot siya tulad ng iba. Ngunit, dumating ang araw na hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Isang gabi, tinanong niya ako habang nakatitig sa ilog. "Rosa, parang may lihim ka, parang may tinatago kang bagay na hindi ko maintindihan." Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita at alam kong hindi na ako maaaring magtago. "Carlos," sabi ko halos bulong, "may mga bagay na hindi mo maiintindihan. Hindi ako tulad ng iniisip mo." Nakita ko ang kanyang pagtataka at pagkalito. Ngunit, salit na lumayo, lumapit siya sa akin. "Sabihin mo sa akin, Rosa, kahit ano pa yan, kakayanin natin." Tumulo ang aking lumha. "Ako'y isang aswang," inamin ko. Halos hindi ko kayang sabihin ang mga salita. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na takot, inilapit niya ang kanyang kamay sa aking pisngi. "Hindi kita iiwan, Rosa," sabi niya. May halong determinasyon sa kanyang boses. "Hindi ako naniniwala na ikaw ay masama." Ngunit, hindi lamang si Carlos ang kailangang makumbinsi. Nang kumalat ang balita tungkol sa akin, ang mga taga-baryo ay nag-umpisang mag-ingay. Nakaramdam sila ng takot at galit. Marami ang naghangad na patalsikin ako mula sa lugar. Minsan, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtipon-tipon, dala ang mga itak at sulo, at nagtungo sa aking taguan. Nakita ko ang galit sa kanilang mga mukha at ramdam ko ang panganib. Gusto nila akong patayin dahil sa takot na dala ng mga kwento tungkol sa aswang. Isa ito sa pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon ni Carlos. "Hindi namin papayagan na manatili ang isang aswang dito," sigaw ng isa sa kanila. "Siya ang dahilan kung bakit may mga batang nawawala. Siya ang nagdadala ng sakit sa baryo." Kahit na walang katotohanan ang kanilang mga paratang, walang nakikinig. Napilitan si Carlos na humarap sa kanila upang ipagtanggol ako. "Hindi siya masama," sigaw niya, harap-harapan sa mga taong galit na galit. "Hindi siya kailanman nanakit ng kahit sino." Ngunit alam kong
Hindi sapat ang kanyang mga salita para patahimikin ang kanilang takot. Kinailangan naming umalis sa baryo ng ilang araw. Magtago mula sa mga taong gusto akong mapahamak. Nakita ko ang paghihirap ni Carlos sa sitwasyong ito at halos sumuko na ako sa pag-aakalang hindi namin malalampasan ang pagsubok na ito. Ngunit tulad ng mga linya sa kantang Through the Years, si Carlos ay hindi kailanman bumitaw. Through the years, you've never let me down. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, kahit gaano kahirap, nanatili siyang kasama ko. We've had our doubts, but we've made it through. Sapagkat sa kabila ng lahat ng takot, pangamba at galit mula sa mga tao, nahanap pa rin namin ang paraan upang magpatuloy. Bilang isang aswang, marami akong naranasan na pagsubok. Ang pagharap sa galit ng mga tao, ang pagkatakot sa aking sariling anino, at ang takot na baka hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ni Carlos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling anyo. Kagaya ng sa kanta, ang pagmamahal namin ni Carlos ay nagpatuloy. Through the years, tumagal at tumibay hanggang sa huli. At iyon ang pinakamahalagang bahagi ng aking kwento. Ngayon, isang tunay na tao na ako, malaya mula sa sumpa ng pagiging aswang. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong yakapin ang pagkakataon na mabuhay ng normal. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong ipagpasalamat ang pagmamahal na ibinigay sa akin ni Carlos. Isang pagmamahal na hindi natitinag ng takot, sumpa o kahit na anong pagsubok. Kung kayo po'y nagtatanong paano ako naging isang tunay na tao, hinanap ko po ang mangkukulam na sumpa sa akin at nakiusap na tanggalin ang sumpa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ang aming kwento ay maging inspirasyon sa iba na ang tunay na pagmamahal ay nagtatagal, tumatagal sa paglipas ng panahon at nagagapi ang anumang pagsubok na harapin. Lubos na gumagalang, Rosa. Rosa, salamat sa iyong sulat na puno ng damdamin at kwento ng iyong buhay. Ang iyong kwento ay tunay na kahama-hama at punong-puno ng inspirasyon. Napakaganda ng iyong pagsasalaysay sa pag-ibig ninyo ni Carlos sa kabila ng mga pagsubok at takot na dulot ng iyong pagiging aswang. Ang iyong lakas ng loob na ipahayag ang iyong tunay na pagkatao sa kabila ng stigma at panganib ay isang tunay. Ang iyong lakas ng loob na ipahayag ang iyong tunay na pagkatao sa kabila ng stigma at panganib ay isang patunay ng iyong pagmamahal. Ang pagmamahalan ninyo ni Carlos na natagpuan laban sa dilim at takot ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pag-ibig. Isang pag-ibig na walang pinipiling anyo. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo at lumaban para sa isa't isa. Nakakatuwang marinig kung paano ninyo nalampasan ang mga pagsubok na ito. Ang iyong desisyon na maging tao at yakapin ang isang bagong simula. Kahit na nagmula sa isang
mahirap na sitwasyon ay tunay na nakaka-inspire. Isang malaking hakbang ito na nagpapatunay na ang pag-ibig ay may kapangyarihang baguhin ang sinuman. Ang pagkakaroon ng mga kwento tulad ng sa iyo ay mahalaga dahil ipinapakita nito na sa likod ng bawat mitolohiya at takot ay may tunay na damdamin at kwento ng pag-asa. Ang mga tema ng iyong kwento, takot, sakripisyo at pag-ibig ay nagbigay liwanag sa aking programa at sa mga manonood. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay inspirasyon at nag-uudyok sa iba na harapin ang kanilang sariling mga hamon. Umaasa kaming magpatuloy ang iyong kwento at magbigay inspirasyon sa mas marami pang tao. Ang iyong kwento ay isang magandang paalala na ang pagmamahal ay laging mananaig kahit sa pinakamasalimuot na pagkakataon. Muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Nais naming patuloy na sundan ang iyong paglalakbay at makita kung paano pa ito umuusad sa inaharap. At para sa mga giliw kong tagapakinig, maaari po kayong magbahagi ng inyong kwento. Ipadala lang ang inyong liham sa FB page na Buhay at Musika Channel o sa email na musika767@gmail.com. Laging tandaan na ang musika ay ang hinig ng ating buhay. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie. Hanggang sa muli.